Mga kasimangis na, ito po yung itsura ng ating loob ng bodega. Ayan. Hinahangunan nila yung isda. Pausok. Sa loob po ng ating bodega, meron po tayong siyam na katao dyan. Sila po yung naghahango, dinadambot isa-isa, nilalagay sa salok. Tapos dyan sa salok na yan po na nilalagyan, yan po yung hinihila pa itaas para maisalin sa ating storage. Ganyan po ang proseso mga kasimang isda. Once frozen ng isda, itatransfer po yan sa ating storage po para doon i-keep, i-store doon for bago ma-deliver yan. So dito po niluluto, dyan po pinoprocess sa bodega na yan. Yan po, may siyam na katao dyan. So napakalamig po dyan, kaya mausok-usok po yan. Kaya kita nyo naman, dapat makapal ang mga sinusuot ng ating mga kasimang isda para sila ay protected sa lamig, mga kasimang isda. So imagine niyo, no? 45 tons to 50 tons ang laman ng isang bodega natin. So matagal po yan bago maisa-isa, mailagay sa salok para maisalin sa ating storage, mga kasimang isda. Ganyan po ang proseso. So frozen na po yan, mga kasimang isda. So ayan po, talaga namang sikap na sikap po ating mga kasimang isda. Ganito po ang trabaho ng inyong mga asawa, anak at apo dito sa fishing. Ganito po lahat po ng fishing, ganito po ang ginagawa nila. Nagta-transfer sila ng ano sa mga bodega. Yung may mga bodega, mga storage po para maging malaki ang capacity ng ating barko. Meron tayong bodega, meron tayong storage. Ayan naman po sa nakikita nyo, ito naman po yung storage area. Yan, diyan galing yung isang tao natin diyan, medyo kukuha muna siya ng isang sariwang hangin palabas kasi napakalamig din po dyan sa storage na yan. Dyan po dinalagay yung ating hinihango. Yan, nakikita ninyo, malalim din po yan. Oh, ito naman po, break naman sila. Ito pa, isa pa, lumabas din po dyan. So sa storage naman po, apat na katao po ang nagsisiksik dyan. Sila po ang nagsasalansa ng mga isda dyan na galing dun sa bodega na inilagay dyan sa ating storage para ang capacity ay maganda, mga kasimang isda. Yan nga po, nakikita nyo, naglalayag kami habang kami naghahango. Habang kami naghahango sa storage, ayan. Yan po yung salok na yon, yung po yung galing dun sa bodega, dinadala po dito sa storage para dito po yung safekeeping natin dito. Habang luto na po yan, frozen na po yan, mga kasimang isda. Yan, may alulod dyan, papunta dun sa ilalim, sa bodega, sa storage, para sila ay may store doon for how many days bago dalhin sa i-transfer sa ating mga carrier na barko sa dadala po sa iba't ibang bansa, mga kasimang isda. Nasa Papua New Guinea po kami, mga kasimang isda, Pacific Ocean. Kami po ay naglalakbay ngayon o naglalayag patungo sa isang spot kung saan may balitang may maganda. Ayan, ito po, mga kasamahan natin, papasok na ulit po sa ating bodega as ating storage para ituloy ang kanilang pag hahanay o pagsasalansa ng ating mga frozen fish, mga kasimang isda. Ayan po, may alulod dyan. Ayan po yung alulod, papasok doon. So may mga tao dyan sa loob niyan, mga kasimang isda. So ganyan po ang proseso, napakaganda po at na maayos ang sistema. Ito, kita nga nyo, ang hirap lumabas dyan, no? Dadaan ko sa alulod. So ganyan po ang sakripisyo at pagsisikap ng ating mga kasimang isda. Ganyan po ang ginagawa nila. Once na puno na po yung naluto na po yung ating isda, ta-transfer po talaga yan sa ating storage. Yan po, tuloy-tuloy po kami. Siguro mga 1/4 na lang po ang laman ng ating bodega sa ngayon. So malapit na rin po itong matapos. Ganyan po ang pinakita ko sa inyo para malaman nyo po yung mga sa mga nagtatanong natin, mga followers, kung paano yung proseso. Eto po yon. So ganyan po ang ginagawa nila. So pagkakaluto ng isda, itatransfer sa ating storage. Yaya, si Diego, nagpapapoki pa habang kami naglalayag, mga kasimang isda. So tuloy-tuloy lang po. Siguro nag-start po sila dito ng alas 4 ng madaling araw. Ngayon po ay nasa mag-aalas 8 na. So ayan, may nakasama pang malasug eh. Yan naman po ay hindi kasama sa ating mga binibenta. Yan po ay kinakain na lang or usakwan eh pagka hindi na kaya. So ini-offer na lang po natin yan sa dagat. Yan, mga kasimang isda. Ayan po, tuloy-tuloy po sila ng paghahango. Panoorin nyo lang po hanggang dulo dahil ito po yung proseso kung saan marami nagtatanong.
So kaya kaya nag-vlog na rin po tayo dito para makita nyo po talaga. Ayan. Ang dami po nagtatanong ng mga aplikante. Huwag na po kayong mag-message sa akin, huwag na po kayong mag-PM sa akin dahil hindi ko po kayo lahat masasagot. Tambak na po ang friend request. Tambak na ang friend request sa akin. Kaya hindi ko rin po masikaso yan dahil nandito po ako sa laot. Once na nasa tabi lang po, pwede masasagot ko po kayo mga kasimang isda. Good morning po sa ating 90,000 followers na po ha. 90,000 followers na tayo mga kasimang isda. Ganito po ang buhay ng simang isda, tuna pilot, yan. Tuna pilot po, helicopter pilot po yun sa mga nagtatanong. So, ito po yung ating buhay dito, buhay simanging isda. Masaya, oh. Pagka ganito pong maghahanguna, ibig sabihin, may mga laman na po ang ating mga bodega, kaya masaya-masaya na yung ating mga kasimanging isda. Ito po yon. Ito naman po sa side na to, ito po yung top view kung saan nandito ka sa taas, yan. Mahagi sila ng isda, isa dinadampot nila, ninalagay nila sa salok, tapos hihilahin, papunta naman po yan sa ating storage para doon i-imbak for how many days. So doon po sa mga followers natin, subscribers po din sa YouTube, si Mang Isda by Cap Nilo lang po, yan. So doon po sa ating mga followers saka subscribers, yun nga po, inuulit ko. Doon na lang po kayo mag-comment o mag-message sa aking mga post para mapanood nyo po lahat, para hindi po natatambakan yung aking inbox. At the same time, ganun din po sa aking yung mga friend request. Ang dami-dami po. Hindi ko po lahat dahil mapupuno, maubos na po yung quota ko sa friend sa kaibigan. So mag-follow na lang po kayo mga kasimang isda. Follow na lang po si Mang Isda by Cap Nilo para mapanood nyo po lahat at the same time masagot ko po kayo. Hindi ko po yung masasagot isa-isa at hindi ko kayang i-accept lahat sa dami po mga kasimang isa, lalo na po sa mga nagtatanong ng trabaho. Nasabi ko na po dyan, nag-shared post na po ako yung post ng opisina namin. Sila po ay may hiring sa Jensen. Sa Jensen po ang hiring nila mga kasimang isda. Inuulit ko po, Jensen po, may contact number po yon. Panoorin nyo at inyong tingnan kung paano ang procedure at kung paano ang requirements, kung paano mag-apply, kontakin nyo po sila mga kasimang isda. Hindi ko po masasagot dahil wala akong idea sa mga requirements. Thank you po!